Magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay sa ating YouTube channel. Nandito po tayo ngayon sa isa nating project dito sa Kamalig Albay. Dito sa Kamalig Albay po project natin. Ano po ito? Warehouse. Vlog sir, vlog. Ayan po. Ayan na po yung mga nagpagawa natin. Ano na po yan? Floor beam. Malaki po ng project natin. Yun po. Nakikita niyo po yung bako doon. Tinispread na yung mga lupa. Para po pantay na. Malinis na pag start natin ang scaffolding. Malinis na po tayo. Yun po. Ayan po mga kaibigan mo na natin panibago project. Yung isa po natin project doon sa Kalabanga, yung residential, toy store residential. Babalikan po natin yun kasi nagka-problema yung may-ari. Nagka-COVID. Ngayon, yung bus natin, maraming project. Kaya dito na naman tayo. Ayun po, nag-start na po tayo doon sa dulo kasi pantay na. Nag-start na po tayo mag-price ka po din. Dito po, tinanggal na po yung form. Backfill na po yan. Dito tayo sa Dito tayo po dyan. Backfill na po tayo. Pakita na po sa inyo. Dapat, ganyan po talaga dapat na bago mag-start ng scaffolding, dapat po malinis na yung malinis na yung site natin. Para hindi malinis maggalaw yung mga tao, walang malalaglag, walang ma-accidente. Ayan po. Ayan po po yan mga kaibigan. Backfill na po yan. After po yan, mag-scaffold na tayo. Ayan po, malinis na yan. Kaya po sa kabila, pina-start na po natin yung kasi pantay na doon. Punta naman po tayo doon sa natin. Kasi po ito, may perimeter fence po ito. Perimeter fence, retaining wall po. Mataas po kasi yung dapat po naka-retaining wall tayo kasi lalagyan ng lupa. Baka tumumba lang yung natin. Tumumba lang yung retaining wall natin. Kaya ngayon po ang ginawa natin is yan. Pakita ko po natin. Yan po yung pinakita kong may pumpkrete. Ngayon po, naka-ready na naman tayo. Baka Monday or Tuesday, buot tayo pumpkrete or direct pouring. Ayan po. Ayan po si si Padiko. Aking lead man. Tapos si si Bro Godoy. Amon. Ayan po yung preparasyon natin sa retaining wall. Ayan. Mahaba po yan. Ang ganda doon. Tapos nakatirad po tayo para hindi tayo maputok yan. Tirad yan. Ayan. Yan po yung project natin dito sa Kamalig Albay. Ayan po. Nakita niyo po yan. Dito po, tapos na tayo. Nakapagbuhos na tayo ng nakarang araw. Nandun po yun sa isa nating video. Makikita nyo po yan. Binubuhosan namin. Pumpkrete po yan. Hanggang po yan doon. Sa dulo na yun. Ayan. Nandun po naman yung office. Office ng Coca-Cola. Kasi magrenta dito is Coke. Ngayon po, may office dapat sila. Kaya dun po pinagawa ng ating architect. Ngayon po, ayan po yung Mayon Volcano. Ayan po. Kita nyo po yan. Tapos po ito, pag natanggal na po natin itong na to, natanggal na natin itong scaffold, papantay na natin yan. Nakikita nyo po yan, lupa na yan. Yan na po yung ilalagay natin dyan. Papantay na yan. Ayan. Pag akyat po natin, wala na tayong hindi na retaining hindi na
hindi na concrete. Ay, although concrete pa rin, pero ano siya, hollow blocks na lang. Ayan po. Yan po yung preparation natin pagdating sa detailing wall. Nakatirad po tayo. Yan. 1 to 2 or 3 days pabuos na po tayo kasi magpapa-schedule pa tayo. Ayan po yung detailing wall natin. Ang kapal po niyan is 8 inches ang kapal ng ating retaining wall. Ayan po yung pang backfill natin dito. Pantay, halos pantay po yan dyan sa forma na yan. Halos yan po yung pinaka floor level natin, yung ibabaw na ibabaw na yan, ano na yan. Ayan. Ayan po, si Dos. Kita niyo po, si Dos. Tapos na. Gibuyo naman yung day. Kapanahon ito sa ulog yung sasang ko. Tapos itong gibuyo sa puro. Tansian yun daw. Pero kakal ang tansi. Ang tansi yun daw dyan sa ano? Dyan sa double pipe. Nakakatal yung dos. Susukulin daw gabos sa double pipe. Dapat gabos dos. Hindi na kayo magpatababa. Mag ano ka mo dyan o? Mag lagay kayo ng starter dyan sa ano? Dyan, kabilya dyan sa puste. Diyan sa puste, tapos dun man sa may puste na yun, lagyan yung ano, dapat naka-dose, naka-lawes dose dyan sa double pipe, tapos susukol yung saro-saro, patamaan dito sa ano, sa line. Ayan po. Sinuruan lang po natin, discarte yung ano, mag-a-align ng retaining wall natin, kasi medyo gumaganon-ganon pa. Dapat naka-align yan para maganda siyang tingnan. Although kahit na retaining wall dyan, hindi makikita, dapat maayos pa rin yung trabaho natin. Yun po yung ano ng handy body. Kaya pag nagtrabaho po tayo, siguradong ano po tayo, sure po tayo dun sa ginagawa natin. Hindi natin binabalasubas yung trabaho. Kasi pag binalasubas natin, hindi na tayo makakaulit ng trabaho. Eh dun, yun pa lang eh, malaking ano na natin yan. Malaking advantage natin dun sa ibang kukontrata. Nagsasubcon ng trabaho. Punta po tayo dun sa isa. Tatanggal na po ang mga forma dun kasi ipapaklearing na natin. Yan po yung retaining wall. Yan si Junil. Si Pato. Yan. Ayun, makikita nyo mga kaibigan. Si Dugong. Yo, si man. Dugong. Tapos ito si ano? Si Apang. Salapang. Salapang. Tapos yun naman si ano? Si Bay! Bay! Pagbuhos na naman po ng ating retaining wall, mga kaibigan, bibidyoan natin para makita niyo po kung paano magbuhos ng direct pouring o kaya pumpkin yung gamit. Ayan po yung ano, mga kaibigan. Laki po nito, kulang-kulang po itong 4,000 square meter. 4,000 square meter po yung halos kulang-kulang po 4,000. Ayan po yung ano natin. Pamcrete na po yung ginamit niyan para mabilis. Kasi nahihirapan yung ano, pag-direct pouring pa. Ayan. Ayan po. Mamaya po is tatakpan na natin yan. Oh, mga brother, okay naman kayo dyan, oh. Pakita ko kayo sa vlog ko, oh. Live. Hi, kapani. Yeah? Mga brother, oh. Oh. Ayan po yung mga masisipag nating mga ano, mga bataan dito. Tingnan nyo po. Magagaling to. Magagaling tong manigarilyo. Seko. Yak lang. Ayan po. Taikot po tayo para makita nyo mga kaibigan. Ayan. Yan. Buhos na po yan lahat. Yung floor din nila. Mag-scaffold na tayo. Pag napantay na po ito, start na po tayong scaffold dito. Kasi doon sa kabila, nagpa-start na tayo doon. Ayan po. Ayan na po yung ano natin. Ayan. Ayan. Yan po. Hindi doon yung ano natin. Yeah.
niya. Papantayin na po yan. Tanggalin lang muna yung corn. Tapos, ano natin yung backfill na tayo. Para bago tayo mag-scaffold, malinis yung ano. Malinis yung gagalawa natin. Kasi pag madumi, mahirap. Yan. Yan po, nakikita nyo, masisipag yan, oh. Ayan po, eh. Sige po, start po natin ng scaffolding, tapos pag-boost natin ang ating mga retaining wall dito sa perimeter fence, i-videoan po natin para makita nyo po yung kung paano. Okay. Ayan po, hanggang dyan po mga kaibigan, is handy body po uli ang inyong lingkod. Maraming salamat po sa ating laging nanonood ng ating mga videos. Hayaan nyo po dito po sa mga ilalabas pa nating video, tuturuan ko po kayo mag kung paano pag-discarte ng mga discarte natin dito paggagawa ng warehouse na mabilis ang trabaho. Ayan po. Sige po, handy body po uli ang inyong lingkod. Maraming salamat po mga kaibigan.